Hi everyone and welcome back to my channel. It's Jen. So guys, I'm really excited today kasi ma-share ko na rin sa inyo yung aking latest hair care and papakita ko lang nag-makeup ako. And sana guys, panood din niyo yung daily makeup routine or yung everyday basis muna guys. I-endorse ko lang yung isa pang vlog kasabay nitong hair care. Sa totoo lang guys, hindi naman ako endorser or sikat para magkaroon ng mga sponsors. So, ipapakita ko lang sa inyo para makatulong din sa iba na feeling ninyo pag walang budget, no? Alam nyo yon, yung tipong kailangan yung pagandahin ang hair ninyo. Meron akong scalp psoriasis yan. Nagpa-check up ako, nag-ease and mild lang siya, hindi naman siya nakakahawa. Pero, dahil doon, hindi na ako pwedeng magpa-reband or anything na may gamot or treatment, mga chemical, bawal na sa akin, guys. And kala ko mawawala siya, tumay siya. Sabi ng doctor sa akin, kailangan lang siyang gamutin. And hindi na rin ako nakabalik kay doc simula nung pandemic. Ang nangyari guys, nagkaroon ako ng home treatment for my hair. As in, manipis siya guys. Matagal din bago siya bumalik. After kong magkaroon ng time sa hair ko, dun lang bumalik. Kasi talagang buhay naman yung hair ko since nung dalaga ko. And doon na nga ako kay Jillian, hindi naman sobrang ganda pero okay din yung hair ko. Nung after kong manganak lang dito sa aking second baby, doon ko napansin guys, ito yung suklay kong ginagamit. Ayokong pakita baka madun. And basta ito yung gamit kong suklay. Ganda to guys. Ayan. Tip lang din na maganda to kaysa doon sa mga ganitong style ng comb. Hindi naman sa sinisiraan ko siya pero mas bet ko kasi yung ganito. And hindi siya harsh sa scalp yan and sa hair. Feeling ko kasi pag ito medyo na ayan nga nahihirapan yung hair ko, parang mas lalo siyang maglalagas or parang masakit din siya sa scalp. At sa dami ng shampoo na ginamit ko guys, dito lang ako nahiyang sa shampoo ng Sun Silk. Ayan. Ito kakabili lang asawa ko. Kakabili niya lang kahapon and yan, bagong-bago to. Sun Silk na with biotin and aloe vera. Maganda siya guys because yung biotin din maganda talaga siya sa hair. Strong yung hair natin, lalo yung mga strands. Strong yung strands ng hair. Totoo siya guys. Natuwa ako dito sa Sun Silk. And ayun nga, moisturized yung hair ko. Hindi katulad nung mga dati. Medyo nangangati siya. Eh kasi nga 'di ba pag may psoriasis ka sa mga may scalp psoriasis dyan, makati talaga siya pag dry yung hair natin. And dito sa Sun Silk lang ako nahiyang na talagang moisturize yung hair ko, hindi siya nangangate. So, I'm so thankful. Thankful talaga ako dito sa Sun Silk. Next is, na ginagamit ko naman for parang hair treatment na rin, leave-in treatment, is itong hair elixir Lux Organics. Ayan, medyo may mga scratches lang yung packaging niya. Okay lang naman kasi ang mas need ko naman is yung loob. Pero yun nga, yung packaging hindi lang maganda dahil nga madaling ma-scratch. Ayan, 10-in-1 na siya guys. It repairs dry and damaged hair, heat and sun protection for smoother and more manageable hair, nourishes and hydrates, adds volume and texture, reduces and controls peels for softer and shinier hair. Pre and post styling hair care. Condition, ano ba to? Detangles. Hindi ko na mabasa. Yan, sa mga split ends din. Sensya na, hindi ko na siya talaga mabasa. Oh. Pero hindi ko na dinidirect sa scalp, syempre. Ayoko rin magkaroon side effect ito sa aking scalp. Dahil baka hindi natin alam. Meron din sigurong mga chemicals. Ayan, may mga ingredients siya na baka bawal dito sa ating scalp psoriasis. Kaya, ayan. Hindi ko siya dinidirect sa aking scalp. Dito lang banda guys. Ngayon maglalagay ako. 2 to 3 times a week lang siya gagamitin. And ito siya guys, yung itsura niya. Meron siyang ganitong takip. Ayan, yung kanyang pump. Ayan. Tatlong 2 to 3 pumps to use. Binasa ko lang. How to use after washing and conditioning. Apply 2 to 3 pumps of Lux Organics 10-in-1 hair elixir onto palms, rub together and gently stroke onto damp or dry hair in a downward motion. Concentrating in mid-length and ends. Use more for longer and thicker hair, style as desired. So, kahit ilang beses mo naman siya gagamitin. Sa, kunyari, ako kasi ginagawa ko 2 to 3 times a week lang din siya.
And then, dito lang siya sa mid part. Ayan. Tapos, ginaganyan ko lang siya, guys. Nahati ko lang siya sa gitna. Para ma-spread siya even. And after yun, ginaganyan ko lang siya. Hindi rin ako nag-blower, guys, kasi nakakasira din siya ng hair. Naglalagay din ako ng virgin coconut oil. Ito, Cocolicious lang yung brand na gamit namin. Kahit anong brand, basta virgin coconut oil, guys, ha? So, magagamit lang ako ng dito sa takip. Nilalagyan ko lang yung takip. Konting-konti lang. Tapos, nilalagay ko siya dito sa upper part. Konti lang, guys, kung masyadong marami kasi parang basang sisiw tayo yun. Tapos yung pinaka-scalp ko sa psoriasis, dito kasi siya banda, yun nilalagyan ko rin yun. Upward. Kasi mahirap na. And itong keratin, hindi ko rin siya talaga ginagamit. Hindi ko siya nire-recommend sa mga may scalp psoriasis, ha. Pero ako kasi ginagamit ko na talaga siya dito lang banda, guys. Sa may mid-length lang. Tapos pababa. Tapos hindi na siya kailangan spread or i-rub sa ating scalp. Yan, yung virgin coconut oil din, guys, nakakatulong din siya sa akin to moisturize my scalp. Kasi kailangan din talaga ng moisturizer ng may mga scalp psoriasis. And then, itong mga tira, pinapahid ko na lang sa kamay. Para moisturize ako. Sa mga siko. Ayan. See? So, yun lang, guys. Ito yung tatlong talagang nakatulong sa akin simula nung nagkaroon ako ng hair damage. And sana, guys, nakatulong ito sa inyo. Yan lang for now. And maraming salamat po sa mga nanonood. And sana yung nakatulong ito sa inyo, lalo na sa mga mamis natin dyan. Thank you for watching, guys, and I will see you on my next video. Bye!